Oy, kay Megan Habibi, magandang araw po. Biyabal, please shout out. Megan Habibi, shout out sa'yo. Kumusta? Diba? Kaysa naman may sakit na sa ano, alam nyo na,
Tapos lalait-laitin nyo pa, aanayin nyo pa. Sana hindi, iparamdam nyo na lang na kahit na ganun siya, mahal nyo. Mahal din yung taong may sakit na ganun. Diba? Huwag tayo yung nakakita tayo na katulad ni Lola Damiana, ilalait-laitin, lalayo pa tayo, huwag ganun. Mahalin natin yung mga taong may ganyan. Kasi sila yung taong mahihina ang tawag sa, ano mga magandang tawag, ano mga magandang salita. Mahihina ang katawan, kaya nagkakaroon sila ng ganun. May konting problema lang di nila nasusolusyonan bumibigay na agad yung utak na biglang gumanon, di ba? Kasi guys, may mga tao talagang pag na-stress, na-depress, yung utak nila biglang parang nag-shutdown na yung katulad ni Vina, di ba? Sino dito yung nanonood kay Vina Morales? Di ba? Sabi ni Kuya Val, nagka-problema lang, na-stress, na-depress, nahiwalay yata sa boyfriend at ever, di ba? Tapos biglang gumano na, biglang nag-shutdown yung buong katawan niya, pati pag-iisip niya na hindi niya naalam yung ginagawa niya. Di ko alam kasi yung tawang ang dun tawang salita, kaya kasi sabi ko yung salitang shutdown. Kaya sorry. Sana sa mga taong ganyan, intindihin na lang natin sila. Huwag tayo ng lalait, lait dito, lait dyan. Kasi ang pangit ng pupuro na lang tayo panlalait, diba? Intindihin natin bakit sila nagkaganon. Hindi yung porket may sakit na nga sila, malalait pa tayo, ang pangit naman, diba? Sana intindihin natin sila. Diba? Kasi ako, may kamag-anak akong ganyan eh. Nasaan ba yun? Ay, hindi. Hindi ko siya totaling kamag-anak. Parang kamag-anak siya ng asawa ng tito ko. Diba? Pero mahal na mahal namin yun, si Paeng. Mahal na mahal namin yun, kahit ganun yun. Never namin pinaramdam sa kanya na iba siya. Never namin pinaramdam na hindi siya katulad namin na normal na may something siya. Hindi, talagang minamahal namin yung Paeng. Hello, Paeng! Kung nanonood ka! Sana nga, alam ba ni Paeng yung channel? Kaya guys, sa mga nandito na nanonood sa akin, kung may mga kamag-anak kayo, may kakilala kayong ganyan, mahalin nyo po, huwag nyo pong lalait-laitin, ang sasabihan ng kung ano-ano, kasi po, tao rin po sila. Diba? Sana po, kung may nagawa man kayong masama sa taong may katulad ni Lola Damiana, sorry naman po kayo. Diba? Mahalin nyo po yung taong may kulang po. Kasi nobody's perfect naman po. Diba? Hindi po tayo lahat perfecto. Isipin nyo po paano pag kayo yun sa sitwasyon niya. Paano kung kayo nagkaroon ng problema, tapos bigla na lang mag-shutdown yung pag-iisip nyo. At sorry po pala sa mga nasasabi kong hindi maganda. Sorry po sa mga taong nakaaway ko, pero sa mga taong ayaw sa akin, sa mga bashers ko, sorry po. Alam niyo po kung sino po kayo, kasi sa totoo lang, hindi po kasi ako kaaway. Hindi po ako kaaway. Nagre-react lang po ako sa mga taong tunay, sa mga taong vlogger na totoo, sa mga vlogger na maanghel ang ginagawa. Sinabi nga ni Kuya Val, ang pagbablog, may mga taong vlogger na hindi matino at may mga vlogger naman na matino. Diba? Ibig sabihin, sa pag-YouTube, dalawa po ang klase ng YouTuber. Masama at mabait. Yun po yung sinasabi ni Kuya Val nung isang araw sa kanyang live. Diba? Kung si Lola Damiana is may sakit po siya, pero mabait po siya, nagkaroon lang po siya ng sakit, parang may problema na rin po yung mga taong hindi malaman yung problema niya. Hindi malaman yung ginagawa nila. Mas daig pa nila yung utak ni Lola Damiana sa kasamaan. Diba? Kung si Lola Damiana may sakit sa pag-iisip, lalo-lalo na yung mga taong masasamang vlogger. Yung nagnanakaw na kung ano para lang tumaas yung viewers nila, hindi nila ginagamit yung YouTube channel nila sa tama.
Diba? Yun yung ano, yun yung sinasabi ni Kuya Bal na sa industry ng pagiging YouTuber, vlogger, may dalawa ang katangian nun. Isang masama at isang mabuti. Diba? Kung isa kang vlogger na nanonood sa akin, saan ka sa dalawa? Mabuti ka bang vlogger o masama kang vlogger? Diba? Kung nanonood ka sa akin, huwag kang masaktan. Sinasabi ko lang kung saan ka sa dalawa. Diba? Kasi kung si Lola Damiana is kahit may sakit, ay mabuti yung kalooban, eh mas dinaig mo pa ang utak ni Lola Damiana. Ikaw yung tinatawag na ano, na buang. Si Lola Damiana ay matino. Diba? Kung ayaw mo sabihin ng gano'n, mag-ayos-ayos ka. Kung gusto mo ng pera na maangat agad, eh umayos ka. Diba? Yun lang yun. Kaya hanggang dito na lang sa Megan Habibi, sana may natutunan kayo, diba? Diba? Sa, diba? 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 Please like, subscribe my YouTube channel. Bye! Thank you.